May mga taxi operator na gumagamit ng auto LPG para makamura sa krudo pero panawagan ng Department of Health unahin ang kaligtasan ng mga driver at pasahero. Sa isang pagsasaliksik ng kagawaran, lumalabas na delikado ang overexposure sa auto LPG. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Bakit tinawag ngayon ng DOH-NCR ang atensyon ng mga taxi operator at mga nagko-convert ng auto liquefied petroleum gas o ALPG na tiyaking maayos at wasto ang ginagawa nilang conversion na ginagamit sa mga taxi? Lumabas kasi Rafi sa pagsasariksik ng DOH-NCR na mas delikado sa kalusugan ng overexposure sa ALPG kaysa sa mga diesel at gasolina. Ayon kay DOH-NCR Director Eduardo Hanario, nagkaroon sila ng research kung saan ilang taxi drivers ang inobserbahan nila ng halos isang buwan. Sila yung mga nagmamaneho at gumagamit ng ALPG sa kanilang mga taxi. Lumabas sa kanilang pagsusuri na matapos sumailalim sa blood test, nakaranas sila ng iba't ibang sakit na may epekto sa kanilang mga baga at iba pang organs. Ang ilan pa sa kanila mga nakaranas umano ng pagkahilo, pananakit ng ulo at panunuyo ng lalamunan. Napatunayan din daw ng DOH-NCR na ang sanhi nito ay ang hindi maayos na pagkakonvert ng ALPG sa mga taxi. Sinasabi ng DOH-NCR na mayroon ding epekto sa kalusugan ng ALPG maging sa mga pasahero nito. Ang solusyong nakikita ng DOH-NCR Rafi ay ang pagbibigay ng rekomendasyon sa LTFRB at DTI para agaran silang umaksyon. Payo naman ng DOH-NCR sa mga pasahero at motorista, kung pagsakay mo ng taxi ay amoy LPG, huwag nang sumakay pa. Nakatakdang inspeksyon ni Orafis, kasalukuyang ininspeksyon ng DOH-NCR ang ilang ALPG conversion centers at yan muna mga pinakasaribang balita mula rito sa Quezon City. Grazie. Maraming salamat, JP Soriano.